ininyo ang Panginoon sa kinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga upat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti. Ninagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon sa kilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na Ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo, at sa gayon, kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat
ang lahat ng nabinyagan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griyego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na papalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oh, pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Oh. Palakpakan natin na mahal na pong Jesus Nazareno. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Palakpakan natin ang mahal na ina, ang mahal na birin ng Lanaban, na ipagdirim ang kapistahan bukas. Viva Maria! Taas ang kamay ng mga mapalad dito, taas ang kamay. Ayan, palakpakan natin ng Panginoon. Ayan.
Paano ho ba natin masasabi na tayo mapalad? Pag ikay maganda at ikay gwapo, ikay mapalad? Pag ikaw bagay maraming pera, ikay mapalad? Kapag magara ang iyong damit, ikay bagay mapalad? Marami. Subalit merong mas mataas, pinakamataas upang tayo matawag na mapalad. Ano yun? Na tayo ay ano? Makinig sa salita ng Diyos at tumupad dito. Amen? So, pagkatakada ng kwento natin ng ating mabuting balita ngayong araw na ito, biro mo nangangaral ang Panginoong Jesus. Tapos may sumigaw doon sa karamihan, napakapalad ng nanay mo. No? Ay di ba tayo mga ganun mga Pilipino din, ano? Itatanong eh, sino kayang nanay nito? Ako'y magbabahagi sa inyo. Noong 2015, September 17, 2015, ako'y inordinahang pari. Ano ho? Ay ang aking ama at ina ay aktibo sa aming parokya, no, sa Kalamba, parokya ng San Juan Bautista sa Kalamba, no? Kung saan pinanganak si Rizal. Oh, yun, ano. No, ako'y inordinahan, edi tuwang-tuwa ang aking mga magulang, ano? At siyempre, pagkatapos ng aming ordinasyon, kami merong misa de gracia o misa pasasalamat, ano? Ay nung ako'y nagmisa sa amin, ang sabi ng mga taga-simbahan sa amin gayto, ay, Sister Edith, nako, ay napakaswerte mo at ikay merong ano, merong anak na pari, ano? Ay, Brother Eric, no, napakaswerte mo sapagkat ikay merong anak na pari na, no? Siyempre, tayo mga Pilipino, ano, ay kapag nasabi ikay may anak na pari, iba, di ba, ibang dating. Subalit, ang katotohanan na ito, no, ang totoong mapalad ay hindi kung sino yung pinanganak, kung sino yung kung anong talino ko, kundi tayong nagmimithing makinig sa salita ng Diyos at sumunod dito. Amen? Tandaan natin sa mabuting balita, hindi ibinababa ni Jesus ang kanyang nanay. Hindi binabastos ni Jesus ang kanyang nanay. Bakit? Sapagkat alam ng Panginoong Jesus na ang kanyang ina ay mapalad na sa simula't simula pa. Amen? Amen? O sapagkat ay mahal na ina, sino ba namang tumanggap sa wika ng anghel, di ba ang mahal na ina? Sabi nga ni San Agustin, tinanggap muna ng mahal na ina si Jesus sa kanyang puso bago sa kanyang sinapupunan. Amen? At ito ang pinapahayag sa ating mabuting balita ngayon. Ang mahal na ina ang pinakamagandang halimbawa natin kung paanong makinig sa salita ng Diyos at paano tumupad dito. Hindi ba ganang dumalaw ang anghel, ang mahal na ina'y nakinig sa anghel, di ba ho ba? At hindi lang yan, matapos magsalita ang anghel, anong sabi ng mahal na ina? Ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Amen? Ayun ang magandang hamon sa atin bilang mana ng palataya at bilang deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Na ano yun? Na hindi lang sapat na ako'y nakikinig sa salita ng Diyos, kundi makita ang salita ng Diyos sa aking buhay. Amen? Tamo ang sabi ni San Pablo sa unang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, napakaganda. Kapag tayo ay mapalad, no? Tayo ay nakikipagkaisa kay Kristo. At kapag tayo ay nakikipagkaisa kay Kristo, tayo ay ano? Naliligtas. Amen? Kaya ang ganda ng sabi ni San Pablo, kapag tayo nakikiisa kay Kristo, wala ng Hudyo, wala ng Hentil, wala ng babae, wala ng lalaki. Bakit? Kasi ang nagiging itsura ko na, ang nagiging katauhan ko na ay hindi na ang sarili ko, kundi ang aking katauhan na ay natutulad kay Kristo. Amen? Ay hindi ba kasi Kristo ay ano, wala siyang pinipili. Lahat ay kanyang tinatanggap, lahat ay kanyang iniibig. Amen? Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, tumulad ka kay Kristo. Amen?
Yan ang hamon sa atin bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Na tayo bilang mga deboto, hindi lang tayo hanggang debosyon lamang, kundi ang malaking hamon, tularan ang poong Jesus Nazareno sa isip, sa salita, at sa gawa. Sapagkat kung magagawa natin yan, matutupad ang sinabi ng ating mabuting balita sa atin. Mas mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Amen? Ay sasabihin niyo, Father, ang hirap. Aba, yung nga naman. No, ang kahirap eh. Araw-araw, struggle ang magsabuhay ng salita ng Diyos. Amen? O, anong number one struggle? Kapag may kwento sa kapitbahay o merong kwento sa iyong kaibigan, anong sasabihin mo? Uy, anong nangyari? Ay, chismoso, chismoso, agang-aga. Struggle yun? O, ano pa? Oh, ay nakita mo na yung ano, papel, isang maliit na papel, ay hindi mo lang mapulot. Ayan na. Oh, nakita mo yung kagalit mo. No. Ay narito ngayon sa ano, narito ngayon sa simbahan ng Quiapo. Ang sabi ng pare, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, ay paglingon mo'y kaaway mo, babatiin mo. Oh, kita mo na yan. Oh, yan ang struggle, yan ang hamon. Subalit nandiyan ang ating ina, nandiyan ang mahal na ina upang tayo ay turuan at alalayan kung papaano tayo makasusunod sa yapak ni Kristo. Amen? Huwag tayong matakot pumunta sa ating mahal na ina. Siya nga ay nanay eh, di ba? Ang isang ina ay lagi tayong sasamahan upang mapalapit sa kanyang anak, di ba ho ba? Tama ba ho? Parang ganito lang ho yan eh. Sino ho dito ang mga magulang taas ang kamay? Oh, ang dami ha. Oh. Ay di ba, kung inyong anak ay babae at nanliligaw, sino ba ang unang liligawan? Hindi ba kayo? Oh. Lalo titigit ang mga ina. Bakit? Abay, paano mapapalapit yung anak? Paano mapapalapit yung nanliligaw dun sa anak? Eh di, doon ka muna sa ina pumunta. Ay di, pag napalapit na yan, kapag yung manliligaw ay napalapit sa kanyang sa ina nung nililigawan, ay ano sasabihin, anak, ito ang gusto kong lalaki sa'yo, napakabait to. Ah, pagdadalo, may lechon, may lechiplan. Aba, eh, talaga naman, ano? Oh. Yun yung aking sinasabi. No? Ang mahal na ina, walang pinahihindi ang mga anak niya. Katoliko ka man, Kristiyano ka man, Muslim ka man, pag tayo pumunta sa mahal na ina, sasamahan niya tayo patungo sa kanyang anak. At ang mahal na ina, lagi tayong sasabihan, lagi tayong pangangaralan, lagi tayong tuturuan, lagi kayong pupunta sa aking anak. Kung anong sinabi ng aking anak, sundin ninyo. Kung ano ang tinuro ng aking anak, tuparin ninyo. Kung ano ang iniuutos ng aking anak, isabuhay ninyo. Ayan ang hamon sa atin ngayong araw na ito. No? At nawa itong mabuting balitang ito ay huwag natin iwan sa ating simbahan. Paglabas natin ng simbahang ito, paglabas natin sa dambanang ito, paglabas natin sa Basilica Minor na ito, ang panalangin ko'y ito, na nawa ang makita sa akin at sa atin ay hindi lang basta mukha natin, kundi makita sa atin ang mukha ni Kristo. Sapagkat napakaganda ng sinabi ng Panginoong Jesus, mapalad tayo kung tayo'y nakikinig ng kanyang salita at nagsasabuhay nito. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Tayo'y magsitayo para sa panalangin ng bayan. Mga minamahal, nabigyang buhay ng pananampalataya at katapangan ni Maria, dalhin natin ang ating mga panalangin sa Diyos Ama. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan naway akayin ang bayan ng Diyos para sa higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at halimbawa.
Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito ng may buong kabukasan ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pagsunod ng mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ang kanilang tahanan na maging puok na puno ng pagmamahal at kabanalan. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tulong ni Maria, naway tingnan ng Diyos ng may habag ang mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang mga yumao, naway magsaya sa walang hanggang kaligayahan na kasama si Maria at ang mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sinasama din natin sa banal na misang ito ang kaarawan ng aking ina bukas na si Edelita Tapia at ang aking chief chaplain ng chaplaincy service ng Bureau of Fire na si Father Randy Baluso on October 14. Ama naming nasa langit, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pananalangin na mapahalagahan namin ang mga alaala ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Kung pinapay at alak na muna sa'yo, muling ahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingab at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, sa iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa gala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo, ng aming Panginoong Hesukristo,
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Maginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katwan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabi ka ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghay mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalatang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Papalad ang nimi sa buhay na Aba, sila'y makakasama sa langit ng Ama. Mapapalad ang napis, Diyos ang siyang alay, ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang naawa sa taong da ay kakaawaan at tutulungan niya. Mapapalad ang umiibig sa galit ng iba. Sila'y magtatagumpay at di mabibigo. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo gagaling na ako. Mapapalad ang umiibig, masunurin sa Diyos, makakamtan ang nais ay Kristong tumubos. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako.
Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang pangapangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakbilang buhay na at sa buong buwan ng Nobyembre. Ito po ay isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalamong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas at lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo, at lahat ng inyong mga dasalan na inyong itaas sa Diyos habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng mga angkan na nagsusumamo sa inyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan at lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito at kanilang anibersaryo ng kanilang kasal. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inibintuho ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.